Mga kaibigan, nandito tayo ngayon sa PCGH o Pasig City General Hospital. Kasalukuyan nasusunog itong hospital na ito ngayon. Ito yung building 3 dito sa lugar ng PCGH na kasalukuyan nga nasusunog. Makikita natin dito na ang daming mga fire truck ngayon na nakapila dito para maapula itong sunog na ito. At itong nakikita natin sa bandang kaliwa, mga kaibigan, yan yung main building nitong Pasig City General Hospital na hindi naman siya yung nasusunog sa kasalukuyan. At itong ang building 3 ang nasusunog. At ang pagkakaalam ko dito sa building na nasusunog ay nagsimula ang sunog doon sa 4th floor. At dito naman sa 1st floor, mga kaibigan, may mga pasyente raw dito na nailikas naman at wala naman nasaktan. Sa ngayon, mga kaibigan, hindi pa rin natin alam ang buong detalye kung ano ang pinagsimulan itong sunog na ito. Itong nasa bandang kaliwa natin, yan yung building C o building 3 na kasalukuyan ngang nasusunog ngayon. At itong nga nasusunog na building na ito ay karuktong itong main building. Makikita natin na meron bridge o tulay na nag-uugnay sa pagitan nito. At ayan nga, mga kaibigan, makikita natin na binobomba na ng tubig ng mga bumbero itong 4th floor, itong building C na ito na talaga naman hindi nila tinitigilan. At halos umuulan dito, mga kaibigan, sa lakas nitong mga pressure ng tubig na binubuga nila. Kaibigan, na pagkakasabi ng mga ilan sa mga natanong ko dito ay itong 1st floor na ito ay meron na mga pasyente nga na nailikas naman at wala naman nasaktan. At yung 2nd floor nito ay opisina ng mga nandito nga sa building na ito. At yung 3rd floor ay meron din mga pasyente na dinadialysis. At yung kasalukuyan 4th floor na hanggang sa ngayon ay nasusunog, yun naman ay stock room. Yun ang pagkakasabi sa akin na isa sa mga natanong ko dito. Makikita natin dito itong mga debris na nagmula nga doon sa 4th floor. Iyan yung mga pirapirasong mga simento na nalaglag na dito sa lugar na ito. Ayan, at wala naman nasaktan, mga kaibigan. Katabi rin ng nasusunog na building na ito ang RTU, yun na Rizal Technological University dito sa lungsod ng Pasig, pero hindi naman siya apektado o hindi naman din siya abot nitong sunog na ito. Mga kaibigan, mula dito sa ibaba nitong kinatatayuan ko ngayon ay tanaw na tanaw itong 4th floor na hanggang sa ngayon ay nagliliyab at kinakain na ng apoy itong buong 4th floor na ito. At meron na rin mga firefighter doon sa loob nitong 4th floor na ito na siyang mga nagpilit nilang sinusukpo o pinapatay itong apoy dito. At medyo nga nahihirapan na silang patayin itong naglalagablab na apoy dito dahil nga andito nga sa loob nitong 4th floor na ito ay mga alcohol. Ang sinasabing mga nandito, ito yun ang staff room nitong PCGH Hospital. Mga kaibigan, nagsimula itong sunog na ito ay 10:35 pero hanggang sa ngayon ay nagliliyab pa rin ito. Alas 11 pasado na, mga kaibigan, ay hindi pa rin talaga nila maapula itong apoy. Kitang-kita natin na talagang ang lakas at talagang yung itim ang usok na ibinubuga mula doon sa building. Ito nga yung building C dito sa PCGH sa Pasig City General Hospital na hanggang sa kasalukuyan ay nasusunog. Mga kaibigan, dito nagsimula ang sunog dito sa nakikita natin na yan na sa bandang kanan nitong building na ito. At hanggang doon sa bandang kaliwa ay nakarating na rin ang sunog. Ayan, malaki na rin ang naging pinsala nitong sunog na ito dito sa building na ito. At ito nga yung mga firefighter na galing nga doon sa taas. At ngayon makikita natin na tila mga pagod na, mga kaibigan. Dahil nga sa lakas nitong apoy na ito ay hindi agad nila maapula. At gaya nga ng pagkakasabi ng isa sa mga nakausap ko dito, ang laman o mga stock doon sa 4th floor ay karamihan doon ay alcohol. Kaya napakahirap patayin ng mga apoy. At ito nga ibang mga firefighter na talagang galing na doon sa taas at tila talagang mga pagod na. Pero meron pa rin mga iba pang firefighter doon sa loob ng building na ito na talagang hindi tinitigilan na ang pagsukpo doon sa apoy na hanggang sa ngayon ay naglalagablab. Mga kaibigan, noong nag-uumpisa pa lang itong sunog na ito ay dineclare na first alarm hanggang sa umabot doon sa kalahati nung 4th floor nga ay dineclare nilang second alarm at ngayon nga nasa third alarm na itong sunog na ito. Makikita natin na talagang kulay itim na usok itong lumalabas mula dito sa bintana nitong 4th floor na ito. Nasanhinga ng mga nasusunog na alcohol doon sa 4th floor.
hanggang sa kasalukuyan, mga kaibigan, hindi pa rin natin alam mga buong detalye sa pinagmulan itong sunog na ito, pero mamaya alamin natin at kakausap tayo ng isa sa mga bomberong mga nandito. Matagal-tagal na sunog na ito, mga kaibigan, dahil nag-umpisa ito ng 10:35 at ngayon niya ay alas 11 pasado na ay hindi pa rin napapatay itong apoy na nagliliyab dito sa building na ito. Hanggang sa ngayon nga, binobomba pa rin ng tubig. Mapapansin natin yung natubig ng bumbero na yan na andun sa kabilang building yan, dun sa main building nitong PCGH, dun nakapwesto yung tumitira nga mula doon na papunta dito sa building C. Kamag-alam na po, pero nakakonfine naman yung apoy na. Yun nga lang, tinitingnan natin kasi sa atin nung isang bodigero kanina, may mga alcohol content doon. So yun yung nakikita siguro natin na mahirap apulayin doon kasi alcohol siya eh. Ah, sabi mo. Yes. Yung fourth floor, sir, ano? Yes, fourth floor. Oh, so storage room po yan, sir, storage room. Storage room, yung fourth floor po. Ayun, sir, diyakin nga po lang nga po natin kung may nasaktan na pasyente. Ang sabi ng tao dito, ng hospital personnel ay sa first floor may mga pasyente pero nilabas naman daw lahat. Kanina? Oo. Hindi naman nadamay itong first floor, second floor, saka third floor. So fourth floor lang po, yung storage area. Ayun. Sir, mga anong oras nagsimula ang sunog dito, sir? Ang oras nagsimula? Mga last 10:33 kanina, 10:33. 10:33. Yung first alarm po natin. Second alarm? Second alarm, mga last 11. Tapos, inat natin agad sa third alarm dahil nakikita natin, nung nalaman natin kung test na alcohol, nagtas tayo ng alarm ng third alarm. Para magdagdag tayo ng itong mga part-up na ano. Sir, salamat po na marami. Thank you, Ren. Ayun po. Si At ayan nga mga kaibigan, narinig natin na ginawa na nilang third alarm itong sunog na ito para magdagdag pa sila ng mga iba pa nga mga fire trucks dahil nga nahihirapan sila na pigilin yung apoy dahil nga yun susunog dito ay karamihan ay alcohol. At talaga naman malakas din itong sunog na ito dahil nga talaga nga nasunog ang buong fourth floor itong building C, itong PCGH. At hanggang sa ngayon, mga kaibigan, hindi pa rin nila napapatay itong apoy na ito na nagmumula nga doon sa porto. Magiging isang oras na mahigit itong sunog na ito. Pero hanggang sa ngayon, malakas pa rin ang apoy na nakikita natin. At ito, mga kaibigan, medyo nilapitan ko yung mismong nasusunog na parte nitong building na ito. Ito nga yung porto para makita natin ang malapitan itong apoy na naglalagablab. Talaga naman na itong mga oras na ito ay napakalakas pa rin itong apoy na nagmumula doon sa fourth floor. At yan sa loob ng fourth floor na yan, mga kaibigan, ay meron pa rin mga firefighter na nandyan at hanggang sa ngayon ay inaapulan nila itong naglalagab ng apoy na ito na talaga naman ayan. Kitang-kita natin na napakalakas itong apoy na ito. At nagbabagsakan na rin yung mga ilan na debris na nagmumula doon sa fourth floor. Thank you.
kasaktan ka sa district. Mga kaibigan, ito nga yun bridge o tulay na nag-uugnay nga dito sa building sina ito at dito sa main building itong PCGH. At mapapansin natin na may mga firefighter na rin na nakapwesto doon na para bombahin yun ng tubig yun na building C at yun na main building ay tinitira na rin nila para na rin na hindi madamay. Ito na sila na yung mga firefighter na galing nga doon sa loob na talaga na kumakita natin ay mga pagod na pagod na. At meron pa rin naman mga nandoon pa rin na nagpuntahan na pinalitan sila para nga po sa inyo na mga nagliliyab na parte nitong building na ito. Kaibigan, yan nga yung mga kaganapan ngayon dito sa PCGH sa Pasig City General Hospital na hanggang sa kasalukuyan ay nasusunod pa rin alas 12 o mag-aalas 12 na mga kaibigan na ilang oras na rin na nasusunod itong building ng PCGH na ito, itong mga building C dito sa bandang kaliwa natin. At hanggang sa ngayon ay hindi pa rin nila itinideclare na tapos na itong sunog na ito dahil na meron pa rin silang mga binobomba doon pero hindi na ganun kalakas mga kaibigan na usok na lang halos ang nakikita natin dito. Tumagal nga halos ng 2 oras itong sunog na ito mga kaibigan dahil nagsimula ito ng 10:30 at ngayon nga ay 12:15 na. So magda 2 oras na ito ay hindi pa rin natatapos ang sunog. Update.